I think showbiz has a unique way of talking about and finding out what is real. Tingin ko, ma'am, baliktad. No? Kaya si... banggitin ko yung mga nating kaibigan na nasa politika. Kaya si Robin, no? Kaya si Richard, kaya marami sa mga nasa mundo natin na pupunta sa politika, hindi yata dahil hilig nila yung politika, kundi hilig nila to. No? I think showbiz has a unique way of talking about and finding out what is real. Hindi tayo... Pag gumawa tayo ng kwentong hindi totoo, pag gumawa tayo ng issue o bagay na hindi naiintindihan ng tao, alam nilang hindi natin alam yung realidad eh. Lalo pag gumawa tayo ng series o telenovela, hindi nila nakikita sarili nila. They don't see their own struggles. They know it's not real. They know it's fake. They won't watch it eh. So marami sa ating mga artista, marami sa ating mga manunulat, marami sa ating mga direktor, eto yung passion eh. Talking about issues important to us. Kaya some of them, na pupunta sa public service. So I think, baliktad, kaya hindi kami gumagawa ng kwento na may social context dahil mahilig kami sa politika, pero napupunta yata kami sa politika because these are the stories important to us. Pero ang maganda ho dito sa mundo natin, kaya mas gusto ko dito, pag sinabi mo hong politika, hindi tungkol sa politiko. It's not about personalities, but it's about things we believe in. Diba? Should there be justice in a school? Should adults be held more accountable when they dispense justice to young people? Dapat ba nakaka-apekto yung mayaman o mahirap kung pinag-uusapan natin ay issue o kwento sa isang maliit na komunidad o maliit na eskwelahan? So yun. I think po, ma'am. I think so. We just won the Asian Academy Award for Best Comedy, yung sa Betchin. Yun naman po, comedy naman siya, pero tungkol rin sa effect ng social media sa atin. Ano yung totoo, ano yung hindi, at minsan nakakalimutan na natin kung ano yung totoo, ano yung hindi. So I think this is something that we constantly want to talk about. And again, isang malaking inspiration dyan are these actors themselves. We get to talk to them a lot when we're on our set, when we get to workshop. Hindi ko lang maisa-isa, no? Pero... alam man nila o hindi, no, inspirasyon namin sila. Pag nakakausap namin sila at nakakwentuhan namin sila. Opo, opo. Iba yung plataforma mo, ang pagkwento. There's so many things that, you know, we can read in the papers, write into laws, pero until nakakwento mo yung realidad. Tulad nito, ang mundo kasi nito isang eskwelahan kung saan ang nagpapatakbo mga anak ng mayaman eh. Kung saan they can do anything they want, samantalang sa kalye, sa lansangan, may gawin ka lang masama, magtapon ka lang ng basura, huhulihin ka po, pusasan ka, magnakaw ka ng pagkain para iuwi sa bahay. Etong mga anak ng mayayaman na nagpapatakbo ng eskwelahan tsaka ng komunidad na ito, they can do anything they want and they get away with it. And that's why the story is so compelling because we follow the character of Ayana and Ren, dalawang babae na lumaban sa sistema. So exciting sa amin yon. I mean, pwede mo tong gawing speech, gawing platforma, gawing pero iba yung kwento, iba yung idaan mo sa isang series that entertains, that excites, that titillates, but at the same time you realize you're watching something that's real and may itatanong rin sa iyo, no? Thank you for the question. I'll bring in Direk Philip King who created the series. Pero nung narinig namin, sobrang interesting kasi tungkol siya sa mga private schools o yung mga schools na yun nga, people get away with things. And I think kahit anong antas ng buhay natin, nakikita natin may social injustice eh. So Philip, you wanna talk a little about yung world na binuo mo? Yeah. Thank you. I guess gaano ka fresh was the question, no? Yes, parang as fresh as
Kasi 'di ba parang every generation naman there are problems. So parang those problems are consistent, tas naka ano siya, akma kung ano yung pinagdadaanan talaga ng youth today. Particularly these rich kids, iniisip natin they don't have problems because they're rich. Okay. Pero meron sila because one, they're young, they don't know anything, they are bound to make mistakes. And lalo na they live in a world wherein they are so put on a pedestal, hindi na nila alam na sasagasaan nilang ibang tao. Okay. Ibang tao na ano. So parang yun. So the freshness comes from it being current, the situation, but the relevant comes from it being universal, like across generations. If you're a parent, you may think of yourself as, uy, dati ganyan din yung problema ko. Iba lang yung case niya ngayon. Parang ganun. Saka I think, ano rin, Robert, on the freshness, no? Yung hindi ho siya caricature. Ayan, no? Si Jiyad, si Joseph, si Aaron, no? Talking about the boys. Hindi ho siya caricature, eh. Kasi galit ka sa kanila. Nung patapos na yung series, mahal ko na sila, eh. Kasi naiintindihan mo rin yung pinagdadaanan nila, bakit sila naging ganyan. So I think the freshness also comes in, hindi ho siya caricature. Buhay ho yung mga characters niya. Maraming nagtatanong no na parang kailan ang susunod na Bagman. Ito 'yun eh, no, parang yung kwento ng korupsyon, kung saan nagsisimula yung the choices we make, yung mga decision natin bilang individual. Nilagay ni Direk Philip and Direk Shugo dito sa mundo ng isang kolehiyo. So parang ano yung natutunan namin? Kanina tinanong kung ano yung mga susunod naming kwento. Alam mo, if we do campus films, campus stories, campus thrillers, siguro pwede pa tayong gumawa ng isang daan. Kasi napakadaming kwento na hindi natin nakukwento. And one of the joys we have as filmmakers, as storytellers, is really being able to tell stories that are untold. No, ilang tao ang nakaranas ng kaharasan sa campus? Ilang tao ang nakaranas ng pambabastos? Ilang kasalanan, ilang how many things have gone under the radar na natakot tayong pag-usapan, yung biktima natakot magsalita. So we love this story, no, dahil hindi ho siya perpekto, pero yung sinasabi ho niya, no, yung journey nung dalawa nating lead characters to find justice and to find the truth is very important for us. Yun, Direk Philip. Yes, and I guess learning and a constant reminder also is to be sincere in what we do. So parang yun yung parang guiding light for everyone, like from directing, producing, for the actors, is we just have to keep the story cheesy as it may sound in our hearts. Just let that be, just be sincere to that we are telling and for who, and then we won't get lost in the process. Yun. Ako, I know Shugo very well, and so does Lino, because ano nga, we've been working together for the past 15 years. So Shugo one is a very substantial person, and it follows na substantial din yung artistry niya. So malalim talaga yung mga subject matter na ano na gustong itakal ni Shugo, at malalim siya tumingin sa tao at sa storya. So rest assured, yung Sekisaw Nympho and then what comes next for Shugo will be as ano as relevant as his past work as Bagman and Nananahimik ang Gabi and Betsin. So yun, kung may, so sabi ko kay Shugs, may mga fans siya, I will tell him that.